kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi magluluwat. Ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa ng isang aklat, at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon, at pupurihin ang mga dukha, ang banal ng Israel, sapagkat ang malupit at mapangupsala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang ating mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ni Propeta Isaias, mga 700 taon bago dumating si Jesus, ang bayan ng Juda ay isang maliit na bansa lamang. Naging talunan at tinahamak-hamak sila ng mga bayan ng Syria at ng malaking empero ng Assyria. Kawawang-kawawa sila. Dumating si Propeta Isaias upang palakasin ang kanilang loob. Babaguhin ng Diyos ang lahat. Ang bukirin ay magiging gubat. Ang mga bingi ay makakarinig at makakakita ang mga bulag. Ang mga dukha at mahihirap ay magpupuri sa Diyos sapagkat sila ay ililigtas niya. Sa kabilang dako, ang mga nang aapi, mga masama, mga sinungaling ay ibabagsak. Kaya ang bayan ng Diyos na talunan ay huwag matakot at huwag mahiya. Patuloy lang nilang ingatan ang ngalan ng Diyos at igalang siya. Darating ang pagkaunawa ng lahat na hindi pabaya ang Diyos. Ang sinabi ni Propeta Isaias ay tinupad ni Jesus. Nabigay nga si Jesus ng paningin sa mga bulag at binuksan niya ang tenga ng mga bingi. Ipinagtanggol ni Jesus ang mga makasalanan at binibigyan ng karangalan ang mga pobre. Sa mga gawaing ito, pinapakita ni Jesus na ang pangakong kaligtasan ay dumarating na. Sa ating panahon ngayon, dahil sa science at technology, dumadami ang yaman ng mundo. Pero dumadami rin ang mahihirap. Paano yan? Dumadami ang yaman at dumadami din ang mga mahihirap? Ang mga yaman ng mundo
ay napapapunta lang sa iilan, at ang karamihan ay napapabayaan. Ito yung tinatawag ni Papa Francisco na ekonomiyang pumapatay. Ang kalagayan ng mga mahirap ngayon ay tulad ng kalagayan ng mga Israelita noong panahon ni Propeta Isaías, talunan at napapabayaan. Ang panawagan ni Propeta Isaías sa kanyang kababayan ay panawagan din niya sa atin. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mahiya. Babaguhin ng Diyos ang lahat. Sinimula na ito ni Jesus at dapat natin ipagpatuloy. Kaya tayong naniniwala sa pagbabago na dala ng kaligtasan ay dapat kumilos tungo sa kaligtasang ito. Kahit na kaunti lang ang magagawa natin, huwag sabihin na ito lang ay at huwag sabihin na ito ay walang saysay. Gaganapin, tatapusin naman ni Jesus ang kaligtasan na sinimulan niya at naipagpapatuloy natin. Kaya sa ating konting paraan, bigyan nating halaga ang mga dukha. Tulungan natin ang mga may kapansanan. Kumilos tayo para sa katarungan at ipangaral natin ang mga aral ng Diyos, makinigman ang mga tao o hindi. Matutupad ang kaligtasan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.